Alam niyo ba kung ano yung isa sa pinakamarami kong nabasang istorya? Ay tungkol sa mga boyfriend o live-in partner na hindi good provider. Ang dami kong nabasang ganyang istorya, mga 40 na. Kaya lang syempre, hindi ko naman kayang ikwento lahat, kaya pipili lang ako ng isa. Ito na lang yung pinili ko, yung pinakamaigse. Kasi halos lahat sila, ang hinihingi nila ay advice. Kaya ikaw, kung isa ka sa mga sumulat ng tungkol sa jowa mong kurips, eh dito ka na lang makinig. Pasensya ka na kung hindi ko na ikwento yung chika mo. Alam ko naman na marami din ko kontra dito kasi magkakaiba tayo ng mindset. Kaya kung meron ka ding maibibigay na advice, eh pwede mo namang ilagay sa comment section kasi nababasa naman yan ng mga sumulat. Yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Medusa. Kasi para siyang nagdudusa sa napili niyang jowa. Si Medusa ay merong live-in partner na 2 years na sila at inaya na daw talaga siyang magpakasal. Pero nagsasampung isip pa raw siya sa ngayon sa kadahilan ng lagi daw gipit yung jowa niya. At si Medusa, yung nakukonsume sa panggastos. Pangalanan na lang natin yung jowa niya, tawagin na lang natin Tutoy para madaling sabihin. Natatang twister ako sa mga pangalan kasi. Ang sahod daw ni Tutoy sa trabaho niya ay minimum. Magkano ba minimum ngayon? Nasa 500 plus? Plus, meron naman daw allowance at incentives. Ang kainaman pa raw dun sa trabaho ni Tutoy ay half day lang. Gawa daw kasi ng pag naglilibot naman siya sa mga branch at pag pwede na siyang umuwi ay pwede nang umuwi. Pero buo pa rin daw yung makukuha niyang sahod. Kaya lang yung kalahating araw na libre ni Tutoy ay inubos niya lang yung oras niya sa paglalaro sa may bilyaran sa may Shangri-La. Ay, nasabi ko yung Shangri-La. Ano ba yan? 75 pesos daw kasi doon per hour. Tapos 60 pesos naman daw ang parking ng motor. Naha-high blood na daw kasi tong si Medusa dahil bukod sa hindi siya nag-aabot ng pera si Tutoy, eh hati pa sila sa bills. Pati upa ng kwarto. Pagkatapos daw nasahod niya, 3 araw lang wala na siyang pera si Tutoy. Ang problema pa daw neto, sabi ni Medusa, siya pa daw yung namomroblema ng panggas, baon. Tapos etong si Tutoy, mahilig daw mangutang kung kani-kanino. Nag-usap naman daw sila na hindi naman daw talaga sasapat yung sahod ni Tutoy. Kaya kung pwede, dumiskarte siya. Ibig sabihin nito, hindi na kita papayuhan, nakausapin mo ng maayos dahil baka makuha mo pa sa pakiusap. Dahil ang sabi mo, nakausap mo na, kaya mukhang hindi doon nakuha. Sinabihan niya daw si Tutoy na dumiskarte ka, imbis na tumambay ka dyan sa may bilyaran, magangkas ka o habal-habal. Kaso ayaw daw talaga ni Tutoy at pagod na daw ang bunganga ni Medusa. Sinabi din daw ni Medusa na kung ganun lang din, umuwi ka na sa inyo, Tutoy. Dahil ako ay pagod na, sabi ni Medusa. Ang hirap daw kasi kapag merong lalaki na nakasandal sa'yo. Ang iniisip daw kasi ni Medusa ay paano na lang kung magkaanak na sila? At paano kung kailangan niyang huminto sa pagtatrabaho? Galit pa raw si Tutoy kay Medusa at ang sabi daw sa kanya, bakit ba lagi na lang ako yung inaasahan mo? Ang sagot naman daw ni Medusa, kasi lagi ka na lang walang pera. Kung tutuusin, kaya ko naman yung sarili ko kahit wala ka. Yun daw ang sabi ni Medusa kay Tutoy. Kaya bigla na lang daw natahimik si Tutoy. Tapos hanggang dito na lang yung sulat niya at ang sabi niya, sana mapayuhan mo ko. Sa tingin ko parang ilang beses mo na siyang sinubukang kausapin pero walang nangyayari. Kumbaga may idea ka kasi sa gusto mong makita dun sa partner mo kay Tutoy. Parang gusto mo siyang magganito, gusto mo siyang magganyan pero ayaw niya. Kumbaga so parang walang nagbabago. Ngayon kung sa tingin mo nagawa mo na yung lahat para mapayuhan siya at nasabi mo na rin lahat pero ayaw niya pa rin magbago, hiwalayan mo na lang siya. Kasi 'di ba kakasabi mo lang na kaya mo naman na wala siya. O bakit nakikisama ka pa? Siguro para sa paningin mo, hindi mo siya deserve. Pero para sa akin, medyo hindi ka rin naman niya deserve. Kasi hindi naman tayo nagmahal o nakisama para may mag-provide sa mga pangangailangan nating lahat. Kaya nga tayo partners. Hindi kasi pwedeng iasa mo lang sa kanya lahat at hindi rin naman kasi pwedeng iasa niya sa'yo lahat. Tsaka kasi kung gusto niya talagang magbago at gusto niya maging responsable, manggagaling mismo yon sa kanya. Kasi kung ayaw niya talagang gawin yung mga bagay na pinagagawa mo sa kanya, hindi mo yan mapipilit. Magiging dahilan lang yan ng paulit-ulit niyong pag-aawayan. Hindi naman sa kinokontra ko yung mga hinanaing mo, Medusa. Kasi diba sabi mo, napakahirap ng merong lalaki na nakasandal sa'yo. Imaginin mo na lang kung ikaw inaasa mo lahat kay Tutoy. Sa tingin mo ba magiging madali lang yun sa kanya? Kasi sabi mo nga diba, hati na kayo pero parehas pa kayong hirap. Swerte ka nga kasi kahit papano may trabaho ka, may mapagkukuhanan ka ng pera. Meron nga mga babae na hindi rin binibigyan ng pera ng asawa pero sila walang source of income. Kaya wala
silang ibang choice kundi mag-TS. Kasi unang-una, may choice ka naman eh kung surang-sura ka na sa sistema niyong dalawa. Eh bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa? Ibig sabihin, ayaw mo siyang bitawan, 'di ba? Kaya lang kasi hindi mo makita sa kanya yung gusto mong maging siya. O kaya kung gusto mo talaga siyang subukin at gusto mong magsipag talaga siya, 'di mag-resign ka, pabayaan mo siya mag-isa. Subukan mong iasa sa kanya lahat kahit na alam mo naman na hindi niya kayang mag-isa. Kasi alam mo dati, yan din yung madalas naming pinag-aawayan ni my dear, pera. Kasi talagang hindi sumasapat yung kaya niyang ibigay para sa aming pamilya. Kaya lang kasi ako, medyo iba yung takbo ng isip ko eh. Kung pera lang din naman yung magiging dahilan ng pag-aaway namin, eh bakit hindi na lang ako yung magbigay kung kaya ko naman? Hindi kasi talaga ako mahilig magkwenta kung mas malaki yung bigay niya o mas malaki yung bigay ko. Kasi yan yung napag-usapan namin dati ni my dear, na ayoko na magiging issue sa amin dalawa kahit kailan yung tungkol sa pera. Sinasaltik lang naman talaga ako kapag parehas kaming wala. Kasi ready naman ako eh, napunuan lahat ng pagkukulang ng aking jowa. Kasi ako, marami din akong pagkukulang sa ibang paraan nga lang. Marami akong kapintasang kabulukan. Pero hindi naman yung ginagawang dahilan ni my dear para awayan niya ako o para hiwalayan niya ako. Tapos siya, kakulangan niya lang sa pera, ay gagawin kong issue sa aming pagsasama. Saka gusto ko lang din ipaalala sa'yo, Medusa, kaya nandiyan ka sa ganyang sitwasyon kasi choice mo yan. Ikaw naman yung pumili sa kanya, di ba? Wala naman sigurong pumilit sa'yo na makisama sa kanya. Pero para sa akin, meron lang tayong dalawang option. Letter A, iiwanan mo na at pababayaan mo na siya, mamumuhay ka na lang ng mag-isa at tahimik. Lahat ng sweldo mo ay mapapasa iyo nang wala kang iniintinding bibigyan ng baon at sakit ng ulo. Or letter B, hindi ka magsasawang magpaliwanag sa kanya at ipaalam kung ano yung nararamdaman mo. I-open mo lang sa kanya kung ano yung mga nasa pag-iisip mo at yung mga nakikinita-kinita mo sa mga future nyo. Kasabay naman nun na kung ano yung pagkukulang ng partner mo at ikaw naman yung may kakayahang magpuno, edi punuan mo na. Hindi rin naman kasi talaga natin masasabi kung may pagbabagong mangyayari kay Tutoy. Kasi pwede din naman na pa-chill-chill lang siya kasi dadalawa pa lang kayo kaya nilulubos-lubos niya na. Malay mo, iniisip niya rin na, ay pag may anak na kami, hindi ko na pwedeng gawin yung mga ganito kaya ngayon pa lang gagawin ko na. Pwedeng ganun, di ba? O pwede rin talaga na ganun talaga siya. At wala ka na magagawa kundi tanggapin sa sarili mo na ganun yung mapapangasawa mo. Alam mo, masakit man pakinggan, pero meron talaga mga lalaki na hindi nila kayang ibigay lahat ng kinita nila para sa pamilya. Alam mo, masasakal ko lang talaga si Tutoy kung ikaw walang trabaho tapos siya pabilyar-bilyar lang. Yun talaga masasabi kong wala talaga siyang kwenta. Pero sa tingin ko kasi ang isip ni Tutoy dahil nga parehas kayong may trabaho, eh parang hindi mo naman mamasamain kung maghahati kayo sa panggastos nyo. Kumbaga kaya kanya hindi masyadong iniintindi sa pera dahil alam niya na may trabaho ka din at kaya mo ding mag-provide para sa sarili mo at para sa inyo. Para sa akin kasi talaga hindi mahalaga kung sino yung may kayang magbigay, kung yung babae o yung lalaki. Ang nakakagigil lang ng mga lalaki ay yung alam nila na wala namang income yung mga asawa nila tapos sila ay pa-chill-chill lang. Yun ang nakakagigil talaga. Eh Medusa, may work ka naman eh. Eh kung baliktarin natin yung sitwasyon, ikaw yung utusan niya na pumasok sa ibang trabaho pagkatapos mong umuwi galing sa ibang trabaho. Susunod ka ba sa kanya? Baka sampalin mo yan pag inutusan kanya mag-apply pa sa iba, ganun may trabaho ka naman. Alam niyo sa totoo lang minsan kaya nagiging toxic yung isang relasyon kasi lagi tayong nakatingin puro sa kapintasan at kapangitan. Yan yung mga pinopokus natin sa mga partner natin eh. Hahanapan natin ang kapintasan eh. May masasabi tayong di maganda. Alam niyo sa totoo lang, hindi naman ako nagyayabang ah. Pero kung kaya ko lang din i-provide lahat, ipoprovide ko eh. Bakit hindi kung kaya ko naman? Kasi yung kakulangan ng partner ko, hindi ko ginagawang dahilan niyan para pag-awayan namin dalawa. Bagkos, ang lalim ng Tagalog ko, diba? Gumagawa ako ng paraan na para yung kakulungan niya ay mapunan ko kahit papano. O diba? Di asaya ng pagsasama namin. Saka kahit papano, kung gusto niyang enjoyin yung pera na pinaghirapan niya, eh hayaan mo siya. Kasi pinagpaguran niya rin naman yung pera na yun, diba? Bakit ikaw, hindi ka ba nag-a-add to cart? Kaya diba, meron lang tayong kanya-kanyang ano, katauhan. May kanya-kanya tayong kakulangan at kapintasan. Sigurado ako na ikaw ay meron din, pero inaaway ka ba ng jowa mo nang dahil doon? Inaaway ka ba ni Tutoy? Sinabi ba sa'yo ni Tutoy na dahil ganito ka, eh umuwi ka na sa inyo dahil kaya niya naman daw mag-isa? Alam nyo ang ending, communication pa rin talaga ang makakalutas eh. Communication pa rin at pag-unawa. Saka kung mapapansin nyo ha, kahit saan tayo manood, sa Facebook, sa TikTok, napakarami pong mga babae na nag-o-online selling kasi dumidiskarte sila para makatulong sa kanilang mga asawa. Dahil ang realidad sa sobrang mahal na mga bilihin kahit sumasahod pa ng minimum at may extra income yung asawa mo, eh hindi talaga yan sasapat. Kaya Medusa, swerte ka kasi meron kang trabaho eh. Meron ka mapagkukuhanan ng pagkukulang ng jowa mo. Ngayon, tungkol naman dun sa mga pera, mga pinag-uutang niya, eh di wag mong bayaran. Pabayaan mo siya mag-intindi ng mga inutang niya para matuto din siya. Saka isipin mo ha, eto napakasakit nito kay Tutoy. Inalok ka niya ng kasal dahil mahal ka niya eh. Tapos ikaw na yung gusto niyang makasama ng habang buhay. Ikaw yung gusto niyang maging kabiyak. Tapos hindi mo matanggap yung inaalok niyang kasal nang dahil lang sa lagi siyang gipet. Napakasakit no,
naman sa isang lalaki, Medusa. Kasi parang ang babaw ng tingin mo sa kasal. Tsaka medyo minaliit mo si Tutoy sa party na yan. Okay lang naman na hindi mo tanggapin agad-agad yung inaalok niya sa'yo na kasal. Kung halimbawa nag-aalin lang ka pa, hindi ka pa ready, o hindi ka sigurado sa kanya, duda ka sa pagmamahalan nyo. Eh kaso, ang dahilan lang, dahil lagi siyang gipit. Siguro mag-asawa ka na lang ng mayaman, de charing lang. Parang anliit ng tingin mo kay ano, kay Tutoy. Alam mo yung mga ganyang bagay, kung manggaling man yan sa ibang tao, tapos marinig ni Tutoy, eh siguro medyo masakit lang sa kanya. Pero ang napakatinding dagok kasi sa kanya dito, eh galing pa yon sa'yo na inalok kanyang magpakasal. Kaya nga, diba, pagka nanonood tayo ng mga movie o kung naka-attend na kayo ng kasal, palagi nating naririnig yung sa hirap at ginhawa. Kaya sana, wag mong gawing sukatan yung pagmamahal niya nang dahil lang sa kuripot siya. Dahil dyan, marami tayong graduating student. Unang-una ka na, Erica Morales, Maria Cecilia Malubay, Benny Barquilla, Rosel Ama Lozada, G. Ann, Sarah Jane Palgan Gaviola, Kimberly Florage, Jonah Vargas. Graduate ka na rin, Sarvel Okfemia, Christina Manghinang San Pedro, Izang Love Amore, Regine Villanueva Relatores, Paloma Palliores, at Angelica Sinfuego. Abang-abang na lang po ulit sa mga susunod pa nating mga graduating students. Shoutout muna natin si Mami Krisha Chris. Yun lang! Like and share para alam mo kung anong ulam namin bukas. Bye-bye! Napakasarap po ng ulam namin today.